There's Tatum showboating for the crowd. He's only 6 seconds in. Maligayang pagbubulikibigan, Manny Pacquiao, Nonito Donaire, Donnie Nietes ang ilan lamang sa mga gasgas na pangalan kung tatanungin ka kung sino ang kilala mong boksingero dito sa Pilipinas. Pero kung tatanungin ka kung sino ang pinakaunang Pinoy na nanalo ng World Championship belt sa larangan ng boxing ay siguro halos lahat tayo ay tatahimik. Pero worry not my friend, andito ako para ibahagi sa inyo ang kanyang kwento. Para naman kung sakaling maimbitahan ka sa Who Wants to be a Millionaire at ito ang tanong sa iyo, ay huwag mo kong kakalimutang balatuhan. At ang lahat ng yan kaibigan ay dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Simulan na natin. Punch, punch, punch. Hindi tunog ng pagsuntok kaibigan ang sinasabi ko kundi ginamit ko ang aking time machine para bumalik sa nakaraan at mag-cheer sa kababayan natin. Kilala kasi siya sa tawag na Punch Show Villa. Ang orihinal na ngalan niya ay Francisco Gilledo. Si Francisco kaibigan ay ipinanganak sa Negros Occidental noong August 1, 1901. Bagamat nakatira siya sa malaking bahay ay hindi sa kanya yun. Nakikitara lamang siya sa isang mayamang tao sa kanilang lugar. Noong bata kasi siya ay inabandon siya ng kanyang ama at ang ina niya lamang ang nagtaguyod sa ating bida. Sakto namang may mayamang kumare ang kanyang ina kaya sa malaking asyenda sila ngayon nakatira. Hindi naman naging alamunin ang dalawa sa bahay. Doon, mayroon silang ginagawa. Tumutulong sa paglilinis ng hasyenda, pag-aalaga ng mga alagang hayop ng may-ari at marami pang iba. Parang naging caretaker ang dalawa sa bahay. Lumipas ang mga taon ngayon kaibigan, si Gilledo ay nagpa siyang umalis sa bahay na kanilang tinitirhan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ni Gilledo at naisipan niyang umalis, samantalang ako sa ngayon gustong gusto kong tumira sa malaking bahay. Sana all! Pero kung lalaliman mo ang pag-iisip ay kaya natin siya naitampok sa video natin ngayon ay dahil nagbunga ang ginawa niyang pag-alis. Hindi malinaw kaibigan ang dahilan pero kumbaga kung hindi siya umalis ay baka hindi siya naging isang magaling na boksingero at naging world champion ngayon. Sa kanyang pag-alis kaibigan ang naging trabaho niya ay ang tinatawag na boot black. Para mas maintindihan ay paghihiwalay natin ang boot at black at malalaman mo ang sagot. Taga-itim ng boots o sapatos. Shoe shiner kumbaga. Dito sa kanyang naging trabaho ay nakatagpo siya ng isang kaibigan kung saan isa siyang local boxer. Dumadayo at nakikipagduelo sa mga baryo-baryo. Dito na ngayon nagkaroon ng interes si Gilledo na pasukin ang larangan ng boxing. Paminsan-minsan ay nakikipag-spar siya sa kanyang mga kaibigan. Nang makitaan ng galing at bilis sa boxing, tipong wala nang makatalo sa kanya at lahat ng kaibigan niya ay bugbog sarado, ay unti-unti siyang nag-upgrade. Sumali siya sa pagiging professional boxer at noong 1919, ginanap ang kanyang unang laban, kay Alberto Castro. Maiba tayo kaibigan, ano? Hindi nyo ba napapansin yung mga lumang pangalan ng mga Pilipino ay talagang tunog lalaki? Tulad na lang ng ating bida, Francisco Villaruel Gilledo, Alberto Castro, Roberto de Maculangan. Samantalang ngayon, nag-google ako at napaisip ano kaya ang mga trending na pangalan ng mga baby boy ngayong 2020. At kaibigan, you are in for a treat. Ang ilan sa mga popular na pangalan sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: Alab, Amihan, Boghaw, Dakila, Habagat, Kidlat at Lakas. Hindi ko alam kung bagyo ba ang tinutukoy ng site na ito pero konting-konti na lang kaibigan, kulang na lamang siguro ang apat na brilyante at magiging engkantadya na ang buong Pilipinas. Anyway, going back to the topic, sa unti-unting pag-angat ng pangalang Pancho Villa ay nakamit niya sa loob lamang ng 2 taon ang Philippine Flyweight Champion at pinalitan ang noon ang reigning Flyweight Champion na si Terrio Pando. O tingnan mo kaibigan, lalaking lalaki talaga ang tunog, Terrio Pando. Pero ang pagiging kampiyon ng ating bida ay unti-unting magiging matamlay. Tipong pagkatapos niyang maging kampiyon dito sa Pilipinas ay nagpahinga siya. At alam niyo ba kung bakit? Dahil sa babae. Tama kaibigan, ang mga babae talaga ay walang maidudulot na maganda sa mga buhay natin. Siyempre biro lang yun, mahal na mahal ko kayong mga babae na nanonood dito sa channel natin.
Ang 60 kasi kaibigan ay matapos niyang mapanalunan ang kampiyonato sa boxing ay ang sinubukan niya namang kunin ay ang matamis na oo ng kanyang nililigawan. Pero kung sa boxing ay panalo siya ay dito hindi. Ang nangyari ngayon kaibigan sa ating bida ay nalungkot ng sobra at nawalan ng gana sa buhay. Pero due to public demand ng mga Pilipino noon ay bumalik siya sa boxing at muling sumampa sa ring. Marami rin ang mga batikang boxing promoter ang siyang hinimok siya para pasukin muli ang boxing. Ilan sa mga ito ay si Frank E. Churchill at isang boxing manager na si Paquito Villa. At ayun, unti-unti na namang nagiging matunog ang pangalan ng ating bida. Noong 1922 ay nakatanggap siya ng imbitasyon para lumaban sa Estados Unidos. Tinanggap niya ito kaibigan at nakipaglaban siya kay Enrique. At ito ang naging marka ng pinakaunang panalo niya sa labas ng Pilipinas. Para ngayong naging bayad sa kuryente at tubig ang mga sumunod niyang laban. Hindi naman ito malaki ang laban pero at least nailalagay ito sa mga naipanalo niyang laban. June 7, 1922 nang natalo niya si Abe Goldstein. August 22 naman si Frankie Gennaro. Nilabanan niya rin ang reigning American flyweight champion noon na si Johnny Buff at alam niyo na siguro ang nangyari. Nasungkit niya ang American flyweight champion. Naitumba niya ang kalaban sa 11th round. Dumaan ng isang taon ay muli siyang lumaban. Nakataya sa laban na ito kaibigan ang kakakuha niya lang na American flyweight champion. Pero tulad nga ng laging sinasabi, you can't have it all. Paminsan-minsan ay nadadapa tayo sa buhay. Natalo siya sa laban at naipasa sa kalaban ang belt. Pero kaibigan, what goes down must go up, ika nga. Binaliktad ko lang yung kilalang quote pero you know what I mean naman. Sinubukan niya ngayong sungkitin ang bakante noong World Flyweight Champion belt at ang nakapintong laban niya ay kay Wilde. Maginoong tao si Wilde at hindi naman mayabang. Sabi pa niya sa isang interview bago ang laban, I appreciate the fact that in Villa, I am going to meet one of the toughest little men in boxing. At noong June 18, 1923 nga, naganap ang laban nilang dalawa. Hindi naman dinisappoint ni Villa ang mga tagapanood. Walang ibang sigaw ang mga tao noon kundi ang salitang Viva Villa, Viva Villa. Ang laban kaibigan ay nagtapos sa pagkakahimbing sa ring ni Wilde sa 7th round. Tulog siya kaibigan. Sa totoo niyan, ang kamaon ng ating bida ang nagpatigil kay Wilde sa pagboboxing. Ano kaibigan, sasabayan niyo ba ako sa sasabihin ko? 1, 2, 3, go! Galing ng Pilipino, iwagayway! At ayun na nga, natunugan ito ng general noon na si Emilio Aguinaldo at sinabihan siyang congratulations, Pancho, come back to us and defend your title here in the Philippines. At ayun kaibigan, nagkaroon ng magandang hero's welcome at naging maayos ang salubong ng mga Pilipino sa ating bida. Hindi naman tayo binigo ni Pancho Villa sa ilang mga laban niya sa loob mismo ng Pilipinas ay tagumpay niyang dinepensahan ang belt sa mga kalabang boksingero. Pero ang ating bida ay maagang mamamaalam sa kanyang mga fans dahil 2 taon mula nung napanalunan niya ang kampiyonato ay binawian siya ng buhay. Hindi dahil sa sakit kaibigan o ano pero dahil sa pakikipaglaban mismo sa loob ng ring. At ito ang kwento dyan. Bumalik ang ating bida kasi sa US para sa non-title fight laban kay Jimmy McLarnin. Ito kaibigan ay nakaschedule noong July 4, 1925 sa San Francisco. Sa mga sumunod na round kaibigan ay napansin ng maraming tao ang mabilis na pamamaga ng mukha ni Pancho. Hindi dahil sa lakas ng suntok ng kalaban kundi dahil base sa mga news article noon, oras bago ang laban ay nagpabunot ng ngipin si Pancho. Hindi matiis kasi ni Pancho ang sakit ng ngipin kaya napilitan siyang ipabunot ito. Tinanong siya ngayon ng mga kasama niya kung kaya pa ba niyang lumaban kahit ganoon na ang kanyang kalagayan. Marami ang nagsabi na huwag niya na itong ituloy. Pero ipinagpatuloy ito ng ating bida. Ang ginawa niyang teknik ngayon habang lumalaban ay dumistansya sa kalaban at manatiling nakatayo. Natural, talo siya sa nangyaring laban pero hindi siya napabagsak. 2 o 3 araw ang lumipas matapos ang laban ay marami pa ang ipinatanggal niyang ngipin. Dito na lamang ng mga doktor na may namumuong impeksyon sa kanyang mga bagang. Hindi muna siya pinauwi at sinabing mag-bed rest muna. Lumipas ngayon ng mga araw kaibigan at lalo pa itong lumala. Inilipat ngayon siya sa mas advanced na hospital at doon na lamang na kumalat na rin ang impeksyon sa kanyang lalamunan. Agaran naman siyang inoperahan pero napunta ito sa
kanyang pagkakakomatose. July 14, 1925, nang tuluyan ng pumanaw ang pinakaunang Pilipinong world flyweight champion na si Francisco Villaruel Gilledo. At ang masaklap pa dyan, 17 days na lang at idadaos na niya ang kanyang kaarawan. At dyan matatapos ang kwento ng pinakaunang Pinoy World Champion sa boxing. Pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito kaibigan ay magbabasa tayo ng mga ilang komento galing sa nakaraan nating video. At ang unang komento ay manggagaling kay Bami Films at sinabi niyang, "Kaalaman para sa inyo, hindi USB yun. Flash drive, port ang USB." Well, tama ka kaibigan. Pasensya ka na ha, medyo nasanay lang ako sa USB pero yun, pagpasensya nyo na ako. Pero salamat na rin sa kaalaman at shoutout sa iyo kaibigan. Tandaan, flash drive yun at hindi USB. Ano ba ang pinaggagawa ko sa buhay ko? Para naman kay Isha Kanoy, high school days ako noon, laging CD Arking brand ang earphone ko. Pareho tayo kaibigan, sa halagang 30 pesos ay may earphone ka na na pwede mong i-flex sa iyong mga kaibigan. Ang pangatlo naman ay manggagaling kay Arvin at sinabi niyang CD Arking ang go-to place ng mga naghahanap ng mga budget tech accessories. Mouse ko since 2006 eh CD Arking brand. Salamat kaibigan sa pag-share mo ng experience sa CD Arking at shoutout sa iyo. Ang susunod naman ay kay Tico TV Sari-saring Video. SD card na may expiration, USB na may expiration. Tama kaibigan, parang nga may nakaprogram yung mga gamit para masira kahit wala ka namang ginagawa. Salamat kaibigan sa comment. At ang ating huling komento ay manggagaling wala nang iba kundi kay Pritong Itlog. Sinabi niyang, "Kaalaman naman sa hiwalayang Jadin ang susunod o ang next." Ayun lang kaibigan, medyo tagilid tayo dyan. Mahina kasi tayo sa mga latest updates sa showbiz dahil hindi ko hilig yun. Pero salamat pa rin kaibigan sa pag-suggest at shoutout sa iyo. At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!